sumakay na ano na humabol na sumakay na pasahero, may nakakwintas yung ano yung isang mama, Pag ano kinuha yung baril sa likod, tinutok, wala na akong magawang ano, pagka-upload bumaba. So ang ginawa ko lang doon sa pasahero, tinanong ko siya kung pupunta kami sa pulis, i-report yung nangyari sa tarata niya kasi namumutla. Sabi niya, huwag na lang. So, ganun lang. Hello mga ka-off the record, nais lang naming ibahagi sa inyo na maaari nyo nang ma-avail ang discount gamit ang aming referral codes. Tingnan nyo lang syempre ang aming description box at ang pin comments para makuha ang discount galing sa aming mga participating partners. At syempre po, huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-comment at mag-like sa aming mga video. At kung meron po kayong kwento na sa tingin nyo ay pwede naming i-feature sa off the record, sabihin nyo lang po sa amin at baka sa susunod, kwento nyo na ang aming kwento. At huwag nyo kakalimutan, i-hit ang notification bell para sa susunod na video, ma-notify po namin kayo. Hanggang sa susunod, naka-off the record. Maraming po salamat. Peace. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa panibagong araw ng off the record. At syempre, ngayong gabi, maririnig na naman natin ang isang kwento ng isang kaibigan na i-feature sa isang TV show kung tawagin ay BBC Toughest Place to be a Bus Driver. At ang nangyari, nagpunta rito yung BBC para subukan yung buhay niya. At ngayon makakasama natin si Rogelio Castro. Eto siya. So magpakilala ka muna, Rogelio, sa mga viewer natin. Sino ba si Rogelio Castro? Okay, at ano tong isang lugar ka nakita? Ako si Rogelio Castro, 60 years old. Nakatira dito sa San Andres Bukid, Manila. May tatlong anak at saka limang apo. Na isa lang kami dito sa bahay nakatira na lahat. Magkakasama, no? Magkakasama po. Oh. Bali, Rogelio, ano ang trabaho mo? Araw-araw na ginagawa mo bilang pangkabuhayan? Ako po ay isang jeepney driver simula 1982 hanggang itong mga huling taon. Bali, jeepney driver ka. Dito sa saang biyahe yan? Jeepney driver ako na ruta Paco Pier. Paco Pier. Tapos, Rogelio, itong trabaho mo bilang jeepney driver, ito lang ba yung pinaka source of income mo? Wala kang ibang ginagawa? Anong oras ka nagsisimulang bumiyahe? Anong oras ka natatapos? Ito talaga yung source of income ko. Sisimula ako na alas 6 na umaga hanggang alas 6 o alas 7 ng gabi. Maghapon yun. Isang araw lang ang pahinga ko yung coding niya. Tapos Rogelio, itong trabaho mo bilang jeepney driver, bigyan mo nga kami ng idea, kwento mo nga sa amin, ano ba ang buhay ng isang jeepney driver? Napakahirap ang buhay ng isang jeepney driver. Para kang kalabaw nagtatrabaho, maghapon, pawis, lahat. Kailangan mo mahaba ang PC mo para sa mga pasahero dahil minsan may makukulit na pasahero. Dapat i-entertain mo sila, mayatid mo sila na maayos sa pupuntahan nila. So, kami mga jeepney driver, dapat mahaba ang pasensya para sa mga pasahero. So mga kaibigan, sa mga hindi po nakakaalam, lalo na sa mga ngayon lang mapapanood si Rogelio. Si Rogelio, siya yung na-feature sa BBC kasi naging interesado sila dun sa buhay niya as a jeepney driver. At the same time, yung pagiging jeepney driver niya, hindi niya lang yun basta ginawang, hindi niya lang pinakita yun. Kung hindi, pinasubok niya pa dun sa isang bus driver naman na nasa UK, pumunta dito sa Maynila, tumira sa bahay niya, sinubukan yung trabaho niya kung paano maging jeepney driver dito sa Pilipinas. Kwento mo sa amin ito, paano ba ito nangyari? Paano kanila nalaman? Paano nila na-discover? Paano kanila nahanap? Ito, may isang tao na lumapit sa akin, nagtanong kung ano bang buhay jeepney driver, kung mahirap ba o hindi. Hindi ko akalain na yung tanong mga yun, may kasunod. So, kinuwento ko yung paano yung buhay namin, kaperanggot na kita, tapos pag uwi mo, pagod na pagod ka, sabi ko. Ngayon sabi sa akin nung nagtanong, pwede ba bukas balikan ka namin? Yun, tinanong yung pamilya ko, gano'n. So,
sa mahigit 50 jeepney drivers na in-interview dito sa Metro Manila, yung kwento ng buhay ko ang napili nila. So, so marami silang hinahanap. Maraming jeepney drivers na in-interview nila. Kaya yun, simula nung ano, nasabi nila, ikaw yung ano, gusto mong iganito, lumabas sa ano, ikwento namin yung buhay mo. Sige, sabi mo. Kaya yun. Bali, Rogelio, ang isang kita ng jeepney driver, pag lumabas ka ng alas 6 ng umaga, natapos ka ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, magkano ba ang kinikita ng isang jeepney driver? Yung pinakamababa sa pinakamataas. Okay. Ang ano dyan, may 500, pinakaswerte, umabot ka na 1,000. Depende sa, ano, parang nangingisda ka sa dagat ba, na hindi sigurado yung kita. Ganon yun. May 500, may 1,000. Minsan talagang eksakto lang. Yung parang panggasolina mo lang, paggas. Ganun lang ang buhay namin. So parang ano rin pala, no? Kumbaga, break even lang sa isang araw kung magkano lang yung kitain mo. Sakto lang sa bahay, gastusin, no? Ganun talaga yun. Tapos ito, nung finiture ka nila sa BBC, ano ang nangyari? After ka nalang may feature, after magpunta dito nung foreigner at sinubukan yung buhay mo, ano sumunod na nangyari sa buhay mo? Kwento mo sa ano? Medyo maganda ang nangyari kasi nung lumabas sa UK yung ano yung dokumentary ay naging marami ako naging kaibigan ng mga foreigner, natuwa sila na yung hirap ko daw na ano hirap ng buhay ko bilang jeepney driver, hindi ko raw naisipan na gumawa ng masama, parehas pa din daw ako na nagtatrabaho kahit anong hirap. So nung una nahiya ako na ang daming nakapanood na yung buhay pamilya ko ay ganun kahirap, pero nung bandang huli sabi sa akin na dapat proud ka pa nga, pinakita mo kung paano mo minahal yung pamilya mo. Dahil lang kahit jeepney driver ka, minahal mo ng pamilya mo, sabi sa akin. Tapos ito, yung mga taong nakilala mo, ano ang naging nakatulong ba ito sa trabaho mo? Nakatulong ba ito sa mga panahon na medyo nagkakaproblema ka sa buhay? Ay oo, malaki. Malaki kasi yung mga iba na hindi man kami nagkita ng personal, nakilala lang nila ako doon sa dokumentary na yun. Pagpunta nila ng Pilipinas, ako yung hinahanap, ako yung pinapasundo yung jeep ko doon sa airport, dinadala ko sa hotel, pagkatapos city tour. So ang laki ng tulong, sobrang dami. Tsaka ang dami ko naging mga kaibigan na ang babae. Tapos naging paborito nila yung jeep mo eh, no? Ay, naging iconic eh. Ngayon, Rogelio, meron bang mga pagkakataon sa buhay ng isang jeepney driver kung saan? May mga challenges. Ay, marami. Ano ang naging challenges sa buhay mo na hindi mo makakalimutan? Marami rin. Isa, yung minsan nagka-trouble yung sasakyan mo, nasiraan ka sa daan. Kailangan silungin mo sa ilalim para madalian, para baka mamay may dumating na rigger. Tapos minsan may na-hold up na pasahero mo. Ah, ganun. Meron. Ano nangyari kapag ganun? Di ba? Drive ka, may in-hold up na pala sa likod. Anong ginagawa mo? Gaya nung ano, yung isang nangyari sa amin na gano'n, may sumakay na ano na umabol na sumakay na pasahero, may nakakwintas yung ano, yung isang mama. Isang mama. Pag ano, kinuha yung baril sa likod, tinutok, wala na akong magawang ano, pag-upload, bumaba. So, ang ginawa ko lang doon sa pasahero, tinanong ko siya kung pupunta kami sa pulis, i-report yung nangyari. Sa taranta niya, kasi namumutla, sabi niya, huwag na lang. So, gano'n lang. So, talagang ano, no? Nagkakaroon ng pagkakataon na may mga ganong problema na nagkakahuldapan. Bukod pa doon, sa personal na buhay mo, ano ba mga naging challenges sa buhay mo na bilang isang jeepney driver na hindi mo makakalimutan? Ang hindi ko makakalimutan nung nagkasakit ang asawa ko. Simula, ilang taon yun, na yung kinikita ko, pinagkakasya lang namin para sa gamot niya at saka sa pagkain namin. Yun ang hindi ko makalimutan. Tapos ano yan, Rogelio, ano yung naging sakit niya? Nung una na stroke siya, naka-recover. Then after 8 years to 10 years, hindi mo na halata na stroke na, naka-recover na. Nag-ano siya, yung diet. Sa kaka-diet niya, nag-malfunction yung colon, colon malfunction. So yun na, yung in and out na sa ospital na ilang taon. Minsan, 17 days kami sa ospital, kasama ko yung jeep ko na doon na nakaparada para kung kailangan magpa-laboratory, may magagamit ako. Yun ang pinaka-challenging sa akin.
Tapos, Relyo, nagkaroon ng pandemic eh. Ano naging buhay mo bilang isang jeepney driver? Paano mo ito hinarap? Ito, nung nag-pandemic na, maayos, bago mag-pandemic, okay pa naman ang sitwasyon, no? Pero nung nag-pandemic niya, ito na yung problema na wala nang income, wala na lahat. Yung kunting ipon, naubos lahat. So, wala na akong, no choice na ako. Bininta ko ngayon yung jeep ko sa halagang 30,000, parang tinatawag nila na presyong junk shop. Wala na akong magawa. So, ang ano ngayon, na yun, may tumatawag mag-drive ako, minsan wala din. So, ganun na lang ang buhay ko ngayon. Kung may tawag, may trabaho. Pag walang tawag, wala. So, kailangan magtipid. Minsan, pag wala akong trabaho, alam ng mga anak ko, hindi na ako lumalabas sa bahay. Kasi wala, sila na nagpapakain sa akin. Kaya ganun na lang. Tapos, anong, dito sinong kasama mo ngayon na nakatira, yung mga ato mo? Yung pangalawa kong anak, tsaka yung mga anak niya, tsaka yung mga apo ko, kasama ko dito sa bahay. Bali, araw-araw na kakahanap ka ba ng extra sa pag-drive? Ay, hindi. Minsan, mayroong tatlo, ganun. Minsan nga, yung nagra-rider, gano'n. O kaya, nagkita ka yun. Minsan nga, construction pa. Basta kung parehas na hanap buhay, hindi ko inuurungan. Basta kikita, no? Oo, basta kumita ng parehas. Hindi ako muurong. Basta ang sabi ko, hanggat kaya ng pa ako na tumayo. Gawin ko, sabi ko. Ito, pre, na trabaho mo minsan na extra ka sa pagdadrive. Magkano binabayad sa'yo pag nag-extra ka? Depende. Kung medyo maganda yung kumuha sa akin, medyo mataas din, may libreng pagkain. Magkano yung mga depende na yun? Magkano yung binabayad siya minsan? Minsan may 800, gano'n. 800? Oo. Minsan may 500. 500? Oo. Basta ano na. Pang ano lang talaga? Pang tawid. Gutom lang. Sa bahay nyo, magkano ba ang ginagastos nyo sa isang araw? Sa araw-araw na ginagastos namin is maglalaro na ng mga 800. Sa pagkain mo lang, sa umaga hanggang hapon. Hanggang hapon na yan. Tipid pa yun. Tipid na tipid pa. Kaya ipapaano naman yung pambayad ng kuryente namin at saka tubig. Kaya siguro, mga eksakto lang yung 1,000 na sahod ng isang driver. Mm-hmm. Ano yan, pre? Ilang araw, ilang oras ang trabaho niya? Sa akin, pwede na yun 12 hours. Basta 1,000, no? Basta 1,000, 12 hours, pwede na. So kung meron kang sweldo na 800, yung 200 na matatabi, yun yung isa-save mo para pambayad ng tubig at ilaw. Mga kuryente. So ngayon, mga kaibigan, ito po, real talk tayo, kumbaga. Sa totoo lang yung minimum salary ngayon, 537. Kung yung 537 nakikitain mo sa isang araw, meron kang, sabi na lang natin, dalawang anak, tapos nag-aaral. So, yung 537, paano po natin mapagkakasya? Parang ganito po yan. Ito po yung, sa Pilipinas, ito po yung gastos. Mababa lang. Sabi ng iba, mababa lang. Pero ito po yung sweldo. Mas mababa. Mas mababa pa sa gastos. Okay. So, kung titingnan mo, mas mataas yung gastos sa sweldo. Ngayon, sa ibang bansa, ganito po eh. Kagaya ko, nasubukan ko na makapunta sa ibang bansa nang hindi lang isang beses. Tumira ako sa iba't ibang bahay ng mga Pilipino at ng mga banyaga, mga foreigner. Ito po yung sweldo. Ito yung sweldo, sabihin natin. Ito yung sweldo sa Pilipinas. Ito yung sweldo sa ibang bansa. Ito yung gastos sa Pilipinas. Ito yung gastos sa ibang bansa. Hindi po lumalampas sa sweldo. Pag nagsipag ka pa sa ibang bansa, aangat pa yan. Pero yung gastos mo, nasa sa'yo na yun kung gusto mo pang pangatin. Pero hindi siya lalampas sa sweldo. Kaya, kung tutusin, kung papansinin natin, ano ba talaga ang remedyo ng mga ng kahirapan sa Pilipinas? Unang-una, trabaho. Hindi namin kailangan ng ayuda. Tama yung sinabi ni Rogelio. Kasi bigyan mo ako ng ayuda. Bigyan mo ako ng ayuda ngayon. Bigyan mo ako ng ayuda bukas sa susunod, dire-diretso. Aasa ako sa'yo. Para hindi ako masasaya, bigyan mo ang trabaho. Yun ang pinaka-debate, di ba? So, yun ang kailangan nila. At hindi lang po si Rogelio nag-iisa. Maraming mga kababayan natin, yun na wala ng trabaho. Sana, hindi muna, okay po yung ayuda, hindi ko po yan, hindi po ako against. Pero kung meron pagkakataon,
nagawin ka agad natin yung remedyo kung saan mabibigyan ka agad sila ng trabaho, wala pong mababawasan natin yung problema na inaharap ng kada pamilya. Kung tatanungin kita sa kalagayan mo ngayon, anong pangarap mo na gawin na baka makatulong na maiangat yung sitwasyon na ngayon? Baka may mga nanonood tayo, mga kaibigan dito na nakaka-relate sa nangyayari sa'yo, pero nakikita nila na kahit ganyan na nangyayari sa'yo, hindi ka tumitigil sa ginagawa mo, hindi ka nag-give up. Baka sakaling merong nakakapanood ngayon, gusto kang tulungan, ano bang pangarap mong gawin? Kasi wala na yung jeep mo pa rin. Pero hindi pa rin, driver ka pa rin. Baka sakaling may naisip ka na dream, panibagong pangarap sa buhay. Sabihin mo sa mga manonood natin. Sa akin lang, itong hanap buhay na to, hanggat kaya ko, magtatrabaho ko bilang isang driver. Ngayon, kung sakali man na may tumulong, ang akin lang, hindi kayo mapapahiya. Dahil ako po ay maingat nagmamaniho, marami ng experience sa kalsada. So, magtiwala sana po kayo. Subukan nyo ako para kung hindi kayo hindi nyo man nagustuhan yung pagdadrive ko, okay lang po. So ayun, Roelia, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng buhay mo, ng nangyari sa'yo, na hindi lang naman si Roelia yung may ganitong pinagdaanan, pero sana po yung narinig natin na kwento ni Roelia makatulong yun para matandaan natin palagi na kahit pa nahihirapan tayo, ikaw na Roelia magtuloy. Kahit nahirapan tayo, basta tiwala lang tayo sa Panginoon. Tapos, huwag tayong gagawa ng masama. Kahit mahirap, kakayanin natin yan. Tatayo tayo ng sarili natin pa para mabuhay. Lumaban lang tayo, lumaban. At 60 years old na po yan si Roelia, ha? Imbis na retired ka na dapat. Ha? Kaya thank you, Roelia. At sa inyo po, sa aming mga viewer, sa aming ka-off the record. Ito pong platform namin ay hindi po ito ginawa para makipag-argumento sa mga nasa posisyon or sa gobyerno. Kaya po namin ginawa yung platform na ito is para po marinig yung boses at mapag-isipan. Kung meron ba kaming tama, pwede nyo pakinggan. Kung meron kaming mali, pwede nyo rin pong pakinggan. Pero hindi po namin kayo sinasabing mali kayo, hindi rin namin sinasabing kami yung tama. Sa amin lang, pag-usapan natin, baka sakaling sa pag-uusap natin, maremedyo natin yung problema at hindi na lumala. Yun. Salamat Roelia, salamat din po sa inyo mga ka-off the record sa panonood nyo sa amin. At kung meron man po kayong kwento kagaya ng kay Roelia at sa iba pa na kaibigan nyo, kapamilya, kamag-anak at kung sino man kakilala nyo, sabihin nyo lang po sa amin at baka sakali sa susunod na off the record, yung kwento na naman po ninyo ang aming may kwento. Thank you sa inyo lahat at Roelia, thank you ulit. Thank you. Mabuhay ka at tuloy-tuloy lang. Sa mga gusto po tumulong kay Roelia, pwede po siya maging driver at pwede rin po siyang baka mabigyan niya ng pagkakataon na mabigyan siya ng trabaho na regular, 6 days a week na trabaho para hindi na siya maghanap ng extra araw-araw. Thank you po. Hanggang sa susunod na off the record. Okay, thank you po. Bye-bye. Salamat po.